Good morning! Good morning, mga mamshi. So, kagagaling ko lang ng palengke. At bumili ko ng aming ulamin. Iyak ka na din. Paano iyak na si Christian? Hindi ah. May iyak si Christian. Happy birthday, mabilis. Yan na yung mga regalo namin sa inyo. Yan, good morning, Kuya Prince. Morning, Bonsoy. Ayan, gising na siya. At meron siyang pasok ng 11, na? 11. Ito ang ulam namin today, yung sinigang. Kaya lang, eto nga, may kukwento ako sa inyo, guys. Kukwento ako sa inyo buong galayos. Wait. Kasi, edi eto, bumili ko ng baboy. Ha? Bumili ko ng baboy. 150 lang naman yung binili ko. Tapos, eto, sinigang sa gabi. Parang din ako bibili ng gabi. Alam nyo ba, mga mamshi, kung magkano ito? 13 pesos! Pero, dun ako sa pinakamurang alam ko na mabibilhan dun sa mag-asawa, dun sa dulo ng talipapa sa suki ko. So, 13 pesos, hindi na ako lugi sa 13 pesos kasi alam nyo kung bakit. Sa iba to, mamshi, mga nasa 25 pesos na to, pinili ko talaga yung malaki. So, ito, 13 pesos. Tapos, alam mo kung magkano itong 6 pieces na sitaw na to, ma'am. 20 pesos! Oh my God! 20 pesos! Ang mahal ng gulay! Ayan lang yung aking nabili. Tapos, ito. Alam nyo ba kung magkano to, mga mamshi? 13 pesos din! 13 pesos! Mga mamshi, oh my God! 13 pesos! Ang mahal! 13 pesos! Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, pagka may mga ganitong sibuyas, hindi ko nilalahat. Ginagawa ko, hinahati ko to eh. Para mas nakakatipid ako. And then, ito, hindi na ako bumili ng kangkong. Kasi nga, ang mahal. So, yung sitaw nga is 20 pesos. Baka mamaya 20 pesos din yung kangkong. So, mas mapapamahal ako. Ngayon, ginawa ko, dahil sabi ko, ay, may tanim pala ako dong talbos ng kamote. So, ayun na yung aking hinarvest kanina. Ayan, nag-harvest ako ng talbos ng kamote. Ayan, ito na lang yung aking ilalagay. Tapos, dahil may tanim din ng mamshi na okra, ayan, nag-harvest ako ng okra. Dalawang okra! Eh, yung talong, nauna ko lang hinarvest kasi nung nakaraan pa yun. Ngayon, maliit pa lang yung talong ko doon sa taas. Hindi ko na siya hinarvest. And eto pa, good news, mga mamshi. Meron akong tanim na sitaw, diba? May tanim akong sitaw sa taas. Kaya lang, medyo maliliit pa siya. Pero ang dami niyang bunga, mamshi. Siguro mga 10 rin yung bunga niya. And sabi ko, sayang, sana hinarvest ko na. Pero hindi pa pala pwedeng harvestin yun. Kasi kanina ko lang, pag uwi ko ng bahay, doon ko lang nakita na meron ng mga bunga yung sitaw na tinanim ko. So, nakakatuwa kasi sa susunod na araw kapag mahina, mahal pa rin yung mga gulay, meron akong, alam niyo yun, meron akong maha-harvest. Tapos yung kamatis ko dyan kasi is namumulaklak pa lang siya. Namumulaklak siya pero parang natutuyo yung dahon niya. Madededo ata yun. Tapos ayan, meron akong harvest na, tcharan! Ang tawag ito, guava na native. Sarap nito. Kaya talaga maganda pag nagtatanim-tanim ka sa bahay. Nung nakaraan kasi, sabi ko kay Christian, magtatanim ako ng, ang tawag ito, ng kangkong. Aba, pinagano yung kangkong ko. E di sana ngayon may kangkong akong gagamitin. Sobrang mahal talaga, mga mamshi. Ay, naku, hindi makatarungan. Alam niyo yung pwede na lang kayo magtuyo na lang kayo araw-araw. Kung pwede lang talaga. Tuyo, itlog, hanggang humupa yung mahal ng ano, ng mga bilihin. Sobra, kaloka. Mahal-mahal. Alam niyo yun, parang trabaho ko na lang ng trabaho. Tapos, ang gagawin naman ng panahon ay pamahalin ng pamahalin, imbis na parang makakaahon ka na, biglang magmamahal yung mga bilhin. Ano? Parang wala lang. Parang habang buhay ka na lang magtatrabaho na magtatrabaho. Parang ganun. Kaya, suggest ko talaga, mga mams, magtanim-tanim kayo dyan sa bahura ninyo para kayo ay makatipid-tipid kahit papano. Makakabi lang yung tipid ko. 10 piso. Plus, 10 piso. 20. Diba? Ako yung gagawin ko. May gagawin pala ako.
Pagka nagmura uli yung mga gulay na yan, gagawin ko, bibili ako ng madami. Ibuburo ko na lang mga mamsi. Para tuwing kailangan ko is, or in case na magmahal siya ulit, meron akong ano, meron akong savior. Kasi sa ibang bansa nakikita ko, nagbuburo sila ng mga gulay nila, yung mga nahaharvest nilang mga gulay, binuburo nila hanggang sa next, ano na naman, taniman na naman, parang ganun. So, gagayahin ko ngayon one time. Aliga, dali, aliga. Mayroon akong ipapakita sa'yo. Nakikita mo to? Tignan mo! Tignan mo. Oh. Aba. Yan! Tignan mo yung mga dog, oh. Namamatay na sila kasi wala silang makain. Wala rin tubig. Yung pagkain nila, panis. Tignan mo, nakakulong pa sila sa kulungan. Suplado talaga tong... Yan, yan! Come. 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 Ikaw may pagkain ka, sinusubuan ka pa ni Mami. Bakit hindi ka pa, hindi ka maraming kumain? Hindi ka rin maraming uminom, ano ba? Nililiguan ka pa ni Mami. Ha, may sarili kang shampoo. Ano, ano yun? Takit? Kumain ka, ha? Kumain ka? Basag? Kumain ka ng marami, ha? Pag hindi ko kumain ng marami mamaya, nako, mag-aampon si Mami. Doon ipapakain. Abay, suplado talaga naman. Ay, nako po. Kawawa yung mga aso, mga mamsyo. Wala silang food. Tapos namamatay na, hindi pa sila nililibing. Alam mo yun, nilalangaw na sila at saka nilalanggam na. Kawawa sila, oh. Tapos yung napaksupladong buyan niya na yun ay wala lang. Ayan mga moms, dito tayo sa taas. Ano ng aso, ano ng manok, ano ng kabayo. Meron na tayong sitaw. Oh, di ba? Sitaw, ito pa. Sitaw. Tapos meron pa dito mga tumutubo. Ayan, sitaw. Sitaw. Di ba? Ang mahal kaya nito. Aba? 20 pesos. 5 peraso. Aba, mamaya, ano, kumunat na. Hindi. Paano mo malalaman kapag ka, ano na? Sabi ko kay, sabi ko sa kanya, may letter nga ako kay Yan. Sabi ko, Yan, tignan mo yung mga, mamaya ma, nag-gloves nga ako eh. Hoy! 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 Dito ka, dali. Dito ka. Ayan mga mamsi, so tapos na tayong mag-apa-fresh mga mamsi, ano? So ayun, may kausap ako dyan sa Viber. Meron akong parang brand, magiging affiliate ako ng isang brand, ganun. And, shishopee siya mga mamsi. So, pagka ano, hindi ko ba masyadong, ano, pinag-aaralan ko pa siya. Pero kausap ko yung parang account handler nung... Ano na yon? Basta yon. Kasi parang hindi pa pwedeng sabihin. So, ayan mga mamsi. Pag magsha-shopee kayo mga mamsha, pag validate na yung aking account, as iba-validate pa, ilalagay ko yung link sa baba para naman kapag ka nag-shopee kayo mga mamsi, gamitin nyo naman yung NS ko, code ko, diba? So, ayun. And, I'm so happy na may mga ganun-ganun na, pwede pala kayong kumita doon, ano? Pagka gagamitin yung mga parang code nyo, ganyan. Mga ganto-ganto. Basta ganun. Hindi ko pa masyadong, ano, kasi kakagawa ko pa lang ng account. And nagkamali pa nga ako kasi iba-validate pa dapat. May ilalagay pa in din. Tsaka yung username ko. Parang ganun. So, pag hindi yun na-edit, magagawa ko ng, pinapakreate ako ng another account para i-insert muna yon and then yung aking pangalan. So, ganun pala siya. At least, tayo ay isa ng affiliated sa Shopee, mga mamshi. Nakakatuwa naman. Gagawin ko na lang, si Daddy Christian na lang papagawin ko. Total na, so, office naman siya. Mabilis yung internet. Ay ba? Kain tayo, mga mamshi. Ito ang aking nilalantakan ngayon. Napakasarap. Super. Ang tawag doon? Malutong. Mamaya mag-edit ako. And then mag... ano ako?
Magpifilm ako. Tignan nyo to mga mamsi, nabili ko to sa SM Hypermarket, 128 pesos lang. Ito yung chicken fillet, pero nakababad na yan siya. Alam nyo, mas mura. Kasi nung nakaraan niluto ko to, masarap siya, marinated na, and then mas marami siya compare sa nabibili ko dito sa palengke. Yan, I'm so happy! Tapos na tayong mag-film ng product review. Mag-film pa sana ako ng isa, kaya lang mga mamsi. Yung mga anak namin, hindi ko na talaga mapigilan na sobrang ang ingay nila, grabe. Kaya, tinapos ko na lang yung aking pag-film. Siguro next time na lang ulit. Pagka may time or pagka may pagkakataon. Kasi nga, nag-film lang ako ng mga sit-down video pag wala dito si Daddy Christian. Nahihiya ako! So, ayun, mga mamsi. Babalikan ko kayo later and may pinatry ako kay Tita Pikay. Ito, tinatry naman namin to ngayon. Itong underarm whitening cream ng Body Expert. Sabi ko, why not isama ko siya kasi medyo maitim yung kilikili niya. Isasama ko siya para at least, diba, isasama ko rin yung parang review niya, mga mamsi. And makikita talaga natin doon na kung papaano magbabago yung kilikili niya. Kung magiging effective or mahihiyang siya dito sa underarm lightening cream ng Body Expert. So, ayun mga mamsi. Balikan ko kayo later. Magpapahinga muna. Magsisiesta muna kasi sumasakit yung aking lalamunan. Meron ako isi-share sa inyo mga mamsi. Natatandaan nyo itong Linovera Oil. Ang ganda talaga nito mga mamsi. Lalong-lalong napakita ko sa inyo. Hindi naman siya sugat eh. Basta parang siyang dry lang. Ganyan. Na parang namumuti na buo. So, ang gagawin ko lang dyan mga mamsi is lalagyan ko nitong Linovera Oil. Lalo na ngayon, medyo, ayan, isang ganito lang. And, i-spread ko siya. Ayan o, namu-moisturize niya talaga yung aking balat. And, ang ganda niya talaga, lalo na ngayon, mga mams, kasi medyo lumalamig na, diba? Aminin, medyo lumalamig-lamig na rin, guys. So, ang ginagawa ko, mga mams, yan yung aking oil na inilalagay sa aking balat. Kasi parang hindi na siya nadadali ng lotion eh. Kailangan talaga parang mas matindi sa lotion. So, oil, mas maganda. Healthy pa to kasi ito may centella asiatica siya. So, yun yung mga ginagamit ng mga Korean product. Lagi nilang ginagamit yan sa mga product nila, sa mga makeup, sa mga skincare. Kaya maganda siya mga. Speaking of kaputian, mga mommy. Alam nyo ba, meron na naman akong gustong itry na product na Gluta, mga mamsi. Kasi, sobrang mura niya, nasa 350 pesos lang. Diba, 60 cups, 30 or 60 capsule na siya, parang ganon. And, sabi ko nga sa inyo, yung mga product na itry ko is hirap na hirap talaga akong paputiin, mga mamsi. Naglalight ako. Meron akong product na natry na naglalight talaga ako, na nakikita ko talaga yung effect sa akin is sobrang ganda. Kaya lang, medyo mahal siya. Ayun, parang natigil ko siya kasi nga, basta namamahalan ako sa kanya, mga mamsi. Lalo na pag kasi dapat nakakadalawang ganun ako. Parang dalawa yata sa isang araw ako nagganoon. So, nasa mas malaki yung magagastos ko, diba? Naisip ko noong mga panahon na yun na huwag na lang nga. Ang hirap naman. Ang hirap na nagbabuti. Buti sana, mamsi, kung meron akong 1 year na supply noon, diba? Siguradong na kahit pa paano talagang maglalight ako. Eh, wala naman tayong pang 1 year supply noon ever. So, ayan, ginagawa ko lang. Tapos, tinry ko yung, meron kasi ako dyan parang pang dry scrub. So, itinatry ko siya, binabalik ko siya. Kasi nga, nakikita ko na, yung sa mga cellulite, parang gusto ko dati. Kasi nung nag-workout ako, mamsi, lalo na pagka squat, at saka takbo, talagang na-lessen siya. Pero, makakakuha ka ng product na makakapagpa-lessen din sa cellulite, lalong-lalo na yung sa Body by Expert. Tapos, sabayan mo pa ng yung dry scrub, mga mamsi. Ay, naku, napaka maganda talaga yung result niya.
So, yung sa nireview naman natin gluta, mga mamshi, is ano ako sa inyo, mag-update ako sa inyo pag mga siguro naubos na yung isang bottle pa para dalawang, parang final, pinaka-final review na yun sa product. Sorry ako, next year na, kasi meron kaming yearly na grocery tuwing December sa company nila, Daddy Christian. Yun naman ay, ano yun mga mamas, yung mga panghanda sa Pasko. Eh, nag-grocery na ako nung nakaraan, mga chicken, ganyan. So, depende na lang kapag gusto nila ng mga gulay. Kaso, ang gulay na yun, sobrang mahal. As in, mga kamati. Iyak ka na din. Pana, iyak na si Christian. Hindi ah. Umiiyak si Christian. Oh, sige pa, happy birthday ma, belated happy birthday. Iyan na yung mga regalo namin sa inyo. Umiiyak na si Christian ma. Umiiyak ka dyan. Iii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 i
Oo, kasama talaga yon kasi part siya ng ano, family. No, hindi mo ganun. Yung voices ni Donnie Richard. Di ba't kamiyak? Hindi ha. Pag-aralan nyo mabuti ang cellphone na yan pa, ma. Matutulog na tayo. Birthday kasi ni Papa. Happy birthday pa. Yan si Christian. Wala na. Kausap niya si Papa sa si Mama. Yung pina-LBC namin na, ano, nung nakaraan, natatandaan niya, pina-LBC na, meron ng Google account yan, cellphone. Nag-set up ako ng Google account dyan. Ay, nako, mag-aano muna tayo mga mamsi yung papaalam na sa aking vlog for today. Tignan nyo yung aking bunso. Charan! Diyan siya kumakain. Ano? Diyan siya kumakain. Yung aking panganay naman is nando doon, nagmumuni-muni ng kanyang song. Ano yung song muna? Ang ganda nung kanta na inaano niya kanina eh. Pinapakinggan niya kanina. Parang love song ata. Yun ano? So ayun mga mams, magpapaalam muna ako sa aking vlog for today. Thank you so much for watching and see you sa aming next video. Bye! Matagal na. Nung ano?